Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. Our commitment. We are DWFM 92.3. True FM. Naging mabusisi sila. Marami silang tanong. Humihingi ng paliwanag. Ang iba sa kanila, galit. Bakit nga ba naman kinukuha ang 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pondo ng PhilHealth para ilaan sa ilang pagkakagastusan ng gobyerno? Ang tinutukoy ko ay ang ilang miyembro ng Senado sa kanilang ginawang pag-iimbestiga tungkol sa isyung ito na ngayon nga ay umabot na sa kataas-taasang hukuman. Narito ang ilang bahagi sa nangyaring pagdinig noong Hulyo at 30. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot. But morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ang mga benefit packages? Yung libreng gamot, bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibit-bit ng reseta, walang pambili ng gamot? Eh, hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? In truth and in fact and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakaka-avail ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, eh para tayo ditong budag-bubulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. In our hearing today, umaasa ako na ikukonsidera ng ating pamahalaan ang rekomendasyong ibalik ang binawing pondo sa PhilHealth for PhilHealth leadership and management to increase benefit values of its programs and to accelerate benefits payment. At higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyung ito. Yan po ang mga tinig ni Senador Bongo de la Rosa at Risa Ontiveros. Sabi niya, at higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyung ito. Salamat po sa inyong pag-uusisa. Salamat po, Your Honors, sa inyo pong mga madamdaming katanungan at tunog na nagmamalasakit. Pero pwede ba kaming magtanong? Paano po ba nakalusot ang probisyon sa Republic Act Number 11975 o ang batas sa kasalukuyang pong pambansang budget na siyang ikinakatwiran ni Finance Secretary Ralph Recto at maging ng pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation kung bakit nga nila kinukubra ang 89.9 billion pesos na pera ho naman ng PhilHealth? Nasa Volume 1B, pahina 737, sa ilalim ng ating Unprogrammed Appropriations Provision ng Budget, nakasaad ang provision na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Finance na maglatag ng panuntunan na magpapahintulot na kunin ang alinmang labis umanong pera ng alinmang government-owned or controlled corporation o GOCC para ponduhan ang mga proyekto ng gobyerno. Ang partikular na provision na ito sa ilalim po ng General Appropriations Act ang pinag-uugatan ng problemang ito. At ito nga ang sinasabi ni Secretary Ralph Recto na sila'y sumusunod lamang daw
sa batas. Batas! Sino po ba ang nag-aproba sa batas na ito? Mawalang galang lang po ha. Sa kamara na binubuo po ng higit sa 300 mga miyembro, nasa record nila na 2 mambabatas lang ang formal na nagpahayag sa plenaryo o nagbigay nga po ng sa English ay manifestation na sila'y tutol sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ito'y pawang sina Representative Arlene Brosas at Franz Castro lamang. Sa Senado, tanging si Senador Aquilino Pimentel III lamang ang kumontra at bumoto ng no sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ratifikasyon ng budget. Pinal na pag-aaproba. Officially approved by both houses of Congress voting separately. Matapos kasing pumasa sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang pambansang budget, bumuo ang 2 kapulungan ng Bicameral Conference Committee kung saan dumaan sa pinal na deliberasyon ang national budget. Ang bersyon ng budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ay idadaan sa magkahiwalay pong proseso ng ratifikasyon ng bawat kapulungan ng ating Kongreso. And again, with all due respect, sa Kamara de Representante, lagi po namang ganon ang kalakaran. Halos tatatlo lang ang oposisyon. Winika nga po ni Representative Franz Castro na bakit hindi man lang sila binigyan ng sapat na panahon para pag-aralan pong mabuti ang inihain na Bicameral Conference Committee report ng pambansang budget bago ito pinagbotohan. Tinapos sa umaga at agad pinagbotohan sa gabi. Sa panig po ng mataas na kapulungan o ang tinatawag nating Senado, hindi po ba't ang posturing o ang gustong ipakita, ipamalas sa atin ng Senado ay ang kanilang umano'y independence? Ipinapangalandakan yan mismo ni dating Senate President Miguel Zubiri at maging ng kasalukuyang liderato ng Senado. Kung ganoon kabilis ipinasa ng lower house, halos naging ganoon din kabilis sa Senado. Sino ba ang bumusisi kung meron bang mga provision na naisingit sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa deliberasyon ng pambansang budget? Ginawa ito ni Senador Pimentel. At doon nga sa kanyang ginawang pagtatanong sa plenaryo, bago pagbotohan ang ratifikasyon ng pambansang budget, kinumpirma mismo ni Senador Sani Angara ang paglobo ng unprogrammed appropriations. Si Angara ang namuno sa delegasyon ng Senado sa BICAM at siya rin ang dapat na may alam sa mga nangyaring singitan o insertion sa pambansang budget. Sa section na ito ng unprogrammed appropriations, nakasingit ang provision sa pagbayag sa pagkalikot sa pera ng PhilHealth. Kaya nga po, mawalang galang lang po ha. Ang mga senador na nagagalit, mga mausisa at madamdamin sa naging pagtatanong sa investigasyon ng Senate Committee on Health and Demography ay siya ring mga senador na nagratipika sa batas na siyang nagbibigay ngayon ng suliranin sa mga miyembro ng PhilHealth. Hindi ba nila ito nabasa? Hindi ba nila ito
na pag-aralan. Hindi ba nila ito alam? Labis ba ang pagkukubli nito sa Bicam at walang nakapansin? O baka naman talagang hindi nyo lang po binasa at inalam ang mga ginawang amendments at pagbabago sa Bicam Report? Bumoto pabor sa ratifikasyon ng isang napakahalagang batas nang hindi ito pinag-aralan at ni hindi malamang nakinig sa mga pagtatanong ng minority leader. Pasintabi lang po ha. Ilan sa mga nandoon mismo sa investigasyon ay pawang mga miyembro mismo ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee. Si Senador Bongo, Senator JB Ejercito, Senator Bato de la Rosa, at maging si Senator Risa Ontiveros. Nagtatanong lang po kami ha. Anyari? Wala ba kayong Viber group? Walang heads up? Samantala, tila kinakailangan pong banlawan itong si DPWH Secretary Manuel Bunuan matapos siyang masabon ng husto sa ginawang hearing din ng Senado tungkol naman sa nangyaring pagbabaha na naman sa Metro Manila at katabing mga lalawigan. Galit din ang ilang senador. Ang laki-laki ng perang ibinibigay sa DPWH para sa flood management program, pero bakit sa halip na mabawasan ay lalong tumitindi ang baha? May mga senador pa nagsasabi na halos higit daw 1 billion pesos sa bawat araw ang budget ng DPWH para lamang sa flood management. Noong nakaraang taon, ang pera para nga sa pag-aayos sa baha sa buong Pilipinas ay 183 billion pesos. Ngayong taon, 244.6 billion piso ang inilaan sa pambansang budget para sa flood management program. Hindi pa kasama dyan ang 106.1 billion pesos para sa kung ano-anong flood control at flood mitigation projects na nakalagay sa national budget. At sa gitna nga po ng pagkalaki-laking budget, napakalaking halaga ng pera ng bayan na dinaigpa ang pambansang budget ng Kagawaran ng Kalusugan, iginiit ni Ate Senador Amy Marcos na wala umanong National Flood Master Plan. Ay, nakakagalit talaga. Subalit, muli, mawalang galang po ha, ang aming katanungan. Eh, sino po ba ang nag-aproba sa pambansang budget? Sino po ba ang pumayag na maglaan ng 244.6 billion pesos para sa flood management program at 106.1 billion pesos para sa flood control at flood mitigation projects? Eh di po ba? Kayo rin? Hindi po ba't nagkaroon kayo ng mga budget hearing kung saan dapat ay nahimay ninyo ng lubos ang bawat departamento at ang mga programa ng mga departamentong ito na paglalaanan nyo ng pera ng bayan? Hindi po ba't isa ang budget ng DPWH sa matagal nyong sinuri sa budget hearing? Nangangahulugan ba na sa pag-usisa ninyo sa budget hearing, walang naging pagtatanong kung sa pagkalaki-laking halaga na budget sa ilalim nga po ng DPWH para sa flood management program ay may kaukulan bang National Flood Master Plan? Sa pagbibigay ng napakalaking halagang pera
walang nagtanong, meron bang plano ito? Nabanggit din po sa hearing tungkol sa baha na ang karamihan sa flood control projects ng DPWH ay patsi-patsi. Nagtatanong nga si Ate Senador Amy Marcos kung meron bang guideline sa pagpili ng mga popondohang proyekto para sa baha? Ito ang bahagi ng kanyang pagtatanong sa hearing. Saan inilalaan ang bilyong-bilyong pera kapag walang master plan? How do you choose the projects? Are there guidelines or parameters each time that you submit these billions and billions of requests? To what do you allocate if there is no integrated master plan for the entire country? Yan po ang tanong ni Ate Amy. Si Senador Amy po ay naging aktibo sa mga budget hearing noong nakaraang taon. Isa rin siya sa mga malugod na nag-aproba sa pambansang budget. Ang sagot sa kanyang tanong kung ano ba ang parameters, ano ba ang guidelines sa paglalaanan ng pondo para sa flood control projects ay dapat nasagot noong pang binubuo nila ang General Appropriations Act. Meaning dapat sa budget hearing, nasagot yung tanong ni Senator Amy. Di po ba? Sapagkat ngayon, kung hihimayin mo ang mga pondong inilaan sa bawat distrito sa buong Pilipinas para nga sa flood management program ngayong taon, abay, magigimbal ka sa laki ng mga halaga. Magandang gawing halimbawa po ang distrito nila Ate Amy. Sa Region 1, Ilocos Norte 1st District Engineering Office, 1.8 billion pesos. Ilocos Sur 1st District, 134.5 million pesos. Ilocos Sur 2nd District, 135 million pesos. Pangasinan 1st District, 200 million pesos. Pangasinan 3rd District, 553 million pesos. Pangasinan 4th District, 100 million pesos. Hindi na po natin isa-isahin pa ang lahat ng distrito sa buong Pilipinas. Kayo na mismo ang bumuklat. Volume 1B, simula page 89 ng General Appropriations Act. Nandoon po ang pagpaparte-parte ng mga distrito ng pondo para nga sa sinasabing flood management program sa ilalim ng construction / maintenance of flood mitigation structures and drainage systems kuno. But wait, there's more. Iba pa ang pondo sa bawat distrito para sa construction / rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers. Kaya naman po, kung magpapakatotoo lang po tayong lahat, nasa mga kagalang-galang nating mambabatas ang sagot sa kanilang mga katanungan kung bakit sa napakalaking pera ng bayan na ginagasta at inilalaan para ayusin ang problema ng bayan sa mga baha na sa halip na maayos ay lalong tumitindi. Ika nga po, tanong mo, sagutin mo. Bakit ba pinakikialaman ng Finance Department ang pera ng PhilHealth? Eh sino ba ang nagbigay ng pahintulot? Tanong nyo, sagutin nyo. Nasa mga kagalang-galang nating mambabatas ang sagot.
Sino ba ang nagbigay ng pahintulot? With all due respect. Samantala, sa pinakahuli pong State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr., ito po ang dulo ng kanyang pananalita. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Ang lakas po ng palakpak, ano po, at napakasarap pakinggan. Sa wika umano ni John Stuart Mill, isang dating mambabatas ng United Kingdom at isa ring English philosopher, sa wikang Filipino. Huwag mong isipin na hindi ka makakasakit kung hindi ka makikialam at manahimik na lamang. Nagtatagumpay ang mga masasama dahil walang ginagawa ang mga mabubuti. Hindi ka mabuting tao kung hindi ka nagpapahayag ng pagtutol at hinahayaan mo lang na mangyari ang masama. Sa wika po naman namin, kapag ikaw, kayo, ang nagbibigay ng dahilan at pagkakataon sa mga pusakal para lalong gumawa ng masama, ang tawag sa iyo ay kasabwat. Think about it. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.